Morning mga kapiso, Albert Pangalinan po. Another episode po tayo ng pag-setup ng actual unit para sa ating customer. Okay, unang-una po, shout out kay Sir Mike na Bacoor Cavite. Sa kanya po ang unit na ito. Order niya po ito today, ship out today. Ito po si Sir. Sir, shout out sa iyo. Ito na po yung ating Wi-Fi vendo. Okay, so ang kanyang request is LPB. Naka-Vila na po siya na may kasamang NE Wi-Fi. Then meron kasamang isang EW71. So try natin paano po ba ang actual setup ng ating Wi-Fi vendo. Okay, unang-una kailangan natin ng isang 10 meters na LAN. Ayan. Okay, so yung other end po nito papunta sa ating modem, LAN 1 or sa switch hub. Then ito pong end, ito pong isang end, itutusok po natin dito sa 1 port ni new Wi-Fi. Ayan. So umilaw na siya kasi nakasaksak na po yung ating Wi-Fi. Natin yan dito. And then kailangan natin ng isang 1 meter na cable, LAN cable. Tutusok po natin yun dito sa LAN 1. Ayan. LAN 1 ni NE Wi-Fi. Katabi po ng WA. So lusot natin ito dito. Ayan. And then ilalagay po natin yung other end doon sa Ethernet port. Ayan. So, controller po yung ating board. Orange 5PC. Then, kailangan pa natin ng another na 1 meter na LAN para naman po magkaroon ng internet yung ating Compass EW71. Okay? So, ito pong other, ito pong isang dulo. Diyan naman po siya sa LAN 2. Okay, so tutusok po ulit natin siya doon sa loob. Ayan. Close up natin. Ito po yung PoE adapter ng EW71. So may nakasulat po dyan na LAN saka PoE. Ito po, doon natin siya ilalagay sa LAN. Okay. So, ito po yung isa. Next po. Kailangan natin ng isang cable na outdoor para po dito. Ang other end po nito, ayan. Diyan po nakalagay sa kanan. Yan po yung 1 port, WAN. Diyan po tayo maglalagay. Okay. Then, yung other end, dito po sa PoE adapter. Ayan, di abot. Lagay natin ito sa ibabaw. Okay. So, tutusok din po natin siya. Tusok natin ito dito. Dito po. Doon po sa PoE. Dito po. Dito po ilalagay. Okay, so ganun lang po siya kadaling setup ng ating mga wirings. And sir, ikaw na bahala magpaganda dyan sa cable mo sa loob. Okay, nakasaksak na po yung ating na-plug na po yung ating any Wi-Fi. So ang ipa-plug na lang po natin yung Wi-Fi vendo. So, umpisa po, color blue yung LED natin. Color blue siya. Kapag nag-red na po yan, naka-ready na po yung ating board sa loob. Nag-boot na siya.
kasi naka-try LED yung gamit natin dyan. Salamat raw, sabi ng ating customer kahapon. Ayan, nag-red na po siya. So meaning, nag-boot up na yung ating ano, wifi vendor. Dito naman po, pag chinek natin to, kailangan may tatlong ilaw siya. Focus natin. Ayan. Power indicator, yung one indicator, saka yung signal. So pag okay na po yan, ready na rin yung ating EW721. Yung ating new wifi, NE wifi, ayan, meron siyang 2.4 5 GHz saka yung power, saka yan yung parang globe. Ready mode na rin po yan. Okay, susubukan na po natin. Subukan na natin. Ayan. Okay. So kapag done na po tayo sa ating try natin mag-insert ko. So, check natin yung mga SSID. Ang request po ng ating customer is Amaya is Wi-Fi. So, yun po yung galing sa ating any Wi-Fi. Yung Biso Wi-Fi 5G 5 GHz. Doon din po yan sa any Wi-Fi. So, pag mga nag-games dyan sa 5G po, connect mas okay. Then, yung Compass, i-rename po natin yan later. Yung Compass A460. For testing purposes, para makita natin kung connected lahat yung antenna ng router sa Compass po muna. Ayan, nalobo po. Okay, so later papalitan natin ng SSID yung Compass. Okay, so try muna natin mag-connect sa Compass. LPB po ang ating ayan, sign into network. Pwede po natin i-click yung sign into network para ma-divert tayo sa kanyang portal. Ayan. Okay, so if ever na hindi tayo mag-divert dyan, pwede naman tayong pumunta ng ito, na ating web browser. Then, type lang natin yung 10.0.0.1. Ayan. Okay. So, try natin mag-insert money. So, hindi lang po natin mapakita dito sa camera, no? Kapag nag-insert coin tayo, yung LED natin na kanina ay red, magiging blue na po yun. So, ibig sabihin, nasa insert coin mode tayo. So, try natin piso na bago. Ayan, so piso na luma. Piso na luma. Saan ba ang piso na luma? 5 pesos. So, wait lang po, ha? Ayan. Ay po gumana ng ating 5. So, papalitan po natin ng ano yan. Recalibrate po natin coin slot. Kasi pag factory calibration, may mga coins na hindi tinatanggap. Factory calibrate natin ito. So far, nagana naman. Depende rin po kasi talaga sa quality ng coins. Okay naman po lahat niya. Ano tayong 10 pesos dito. Lapon 10 pesos. So total of 23, 24, 25. Ayan. So meron na po tayong internet connection. 7 hours, 8 minutes. So, try po natin mag speed test.
So nakalimit lang tayo ng I think 1.5 Mbps ang default niya. Ayan. Try po natin lumipat sa ibang SSID. Check natin kung naandoon pa rin po yung oras niya. So dito tayo sa Ameya Piso Wi-Fi. Yun, connected. Balik tayo sa portal. Refresh. Okay, so same time. Connected pa rin po. Try natin mag speed test. Subukan natin sa 5G. Ayan, marami na po nag-add sa ating Facebook. Mga possible customer. Kung gusto nyo pong i-follow mga kapiso, join po kayo sa Piso Wi-Fi Owners of the Philippines. Tayo po ang admin dyan sa group na yan. Legit lang po ang ating mga tinatanggap dyan. Okay, so 5G. Try natin pumasok sa yan, refresh natin. Okay, so connected siya sa lahat ng SSID. So ibig sabihin working yung ating mga router. Okay, mabila na po yan. So subukan po natin pumasok sa admin niya. So tingnan natin ang walkthrough tayo ng konti. Ayan. So, pagpapasok tayo ng admin, 10.0.0.1/admin. Then, ang default password niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagyan natin ang caption. OWQC. Sign in. Mali ang aking password. Sorry, ang ating username ay admin lang po. Admin. Sign in. Ay mali rin ang captcha ulit po. 0 WQC. Sign in. Ayan. Okay, so meron na tayong sales na 87. May mga nasubukan po na. Kung gusto nyo pong palitan yung password ng admin, click nyo lang po itong sa upper right, yung tatlong tuldok, tapos yung B. My profile, account manager, yan, my profile. Ayan, dito nyo po papalitan. Then save. Kung ano po yung gusto nyong desired password. Okay, so balik tayo dito sa main. Ito, itong tatlong buhit, pinakagilid. Dashboard. So ito po ay very straightforward lang naman po na GUI o yung graphic user interface. Magaling po ang ating developer si Boss LPV. Okay, so meron tayo dyan sales inventory. Ayan, voucher generator pag gusto nyo gumawa ng voucher, time rate, schedule, etc, etc. E-loading, kung gusto nyo po i-activate, additional e-load license lang po tayo. So walkthrough tayo ng konti, mga the usual lang na ginagalaw. Pwede nyo naman po itong kapakapain. So sa timer rates, yan. So yan lang po, ganyan lang siya kasimple. Kung gusto nyo pong i-edit, kung gusto nyo pong gumawa ng bagong rate, sample, add rate tayo. Kunwari, gusto natin ay 30 pesos. Good for one day na. Sige natin 1. Tapos, expiration or walang expiration. Then, add. Ayan. So, meron na po tayong bagong rate. Ganun lang po siya. Gusto nyo pong baguhin yung piso, delete nyo po muna yan, tapos gawa po kayo ng bago. Okay, so ganun lang po yung ating timers, ganun lang siya kasimple baguhin.
schedule, time zone, e-loading. E-loading, so yung pa-activate dyan, mag-avail po tayo ng e-load license. Ayan. So for this one, hindi po naka-deactivate po yung ating e-load. Then free time, ayan. Gusto nyo pong mag-promo, pwede nyo pong bigyan ng free time yung mga customer mo. Gusto nyo mag free time na 1 hour, so lagay nyo po dyan 60 minutes. Ayan. So gusto nyo po, ayan, limited ba yung data nya or may limit lang? Okay, so click nyo lang po yan. Then next, remote monitoring, pwede nyo pong ma-control yung inyong admin portal kahit malayo kayo sa bendo, connected kayo sa web. So, gawa po kayo ng account sa ngRock Moto Token. So, marami pong tutorial niyan sa YouTube. Search nyo na lang po kung paano gumawa po ng ngRock. Or pwede rin naman po yung isa, yung LPB monitoring, yung Alpha. Save changes. Pero mas advisable po yung true ngRock. So may lalabas po na pag-click natin yung ano, yung Alpha. Ayan. Meron pong link na mag-generate. So i-try natin yan. Copy-paste lang natin yan. Then open in new tab. Ayan. So another way po para ma-monitor yung inyong is through remote. Ayan. Kung hindi po kayo connected sa SSID ng inyong bendo, o malayo kayo sa bendo, ayan, pwedeng yan po ang gamitin nyo. Okay po, so balik tayo dito. Online monitoring. Ayan, so baguhin nyo na lang po kung ano po yung gusto nyo. Okay, so try natin yung ibang option. Ayan, tools. Pwede kayo mag-speed test. Real-time grab, site blocking, okay. Then sa user, diyan po mamonitor yung mga, ayan, yung mga nakakonnect, sa kanyang mga nagkonnect before. Okay, so next. Interface, ayan, pwede nyo pong set yung one IP nyo, yung static or dynamic. Then dito sa interface, ayan po, so ang setup po natin ay VLAN setup na po tayo. Kung gagamitin nyo po yung access point na ETH1, kailangan nyo pa po ng USB to LAN, pero mas okay po ito kung naka advanced setup na po kasi ito. Speed limiter, ayan, naka 30 Mbps yung global, so meaning kung may 100 kayo, 30 lang yung gagamitin niya, 30 Mbps. Tapos per user 2 Mbps lang po yung ating built. Meron po tayong built in port prioritization, ibig sabihin automatic na po yan, nakaset na priority niya yung mga gaming. Ayan po, Legend, Call of Duty, PUBG. Okay, so yan lang po per speed limiter. So maintenance. So maintenance, dito po nakalagay yung license natin. So hindi na po natin papakita sa video. System status. IP. Okay. Next. So dito sa coin or bill settings, pwede na pong di galawin yan. So assist na po yan. Wala na po tayong gagalawin dyan.
Tapos, yan, portal settings. Pwede nyo pong i-customize yung inyong portal. Ito po yung gagamitin nyo. Charging rate, disable natin. Brand title. So, check nyo na lang po yan. Portal design. Kung gusto nyo pong palitan yung mga music habang nagugulog, ayan po. Pwede nyo pong lagyan yan. Image. Ito po, image po yan. Then, ito kung marunong po kayo sa HTML, hindi po kung marunong yan, pwede nyo pong i-edit yan. Ayan, kapakapain nyo na lang po. Napakaraming codes. Okay. Kung gusto nyo po naman as is lang yung portal, huwag yun na pong gagawin yan. Okay na po yan. Ayan, so yan po yung mabilis na walkthrough natin ng latest version ni LPP. Very straightforward lang po yan. Kapakapain nyo na lang po mga kakapiso. Okay, so maraming po salamat sa pag-avail po ng ating wifi vendor, Sir Mike. Tama, Sir Mike na. Mike Astorian. Okay, so sa setup na to, 14,000 lang po. Meron na po tayong dual AP or meron na tayong multiple AP. So, murang-mura na po yan. Custom board po yan. Okay, so yan po yung ating Wi-Fi Bendo. And isang final look pa sa ating Wi-Fi Bendo sa loob. Ayan. So, ayusin mo na lang po yung mga wire dito, sir, para magandang tingnan. Lagyan na lang ng tali. Okay, so Opay PC, custom board, naka-hide lahat po yung mga wire dito sa loob. Malinis tingnan. Yun lang po. Once again, Albert Pangilinan po. Maraming salamat po sa panonood.